Ang mga programa sa kabuhayan at iba pang inisyatiba na ipinapatupad sa loob ng Zamboanga City Jail ay may mahalagang papel sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga bilanggo sa lipunan ng ating bansa. Dito, binibigyan din ng kakayanan ang mga individual na maging produktibo at magkaroon ng pag-asa sa kani-kanilang buhay. Kaya naman, kaugnay niyan ay makakasama natin si Warden Jail Superintendent Xavier Solda para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa livelihood programs at iba pang mga programa na isinasagawa ngayon sa Zamboanga City Jail. Good morning at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, sir. Yes, good morning at sa lahat ng mga nakasubaybay po sa atin. Okay, maari po ba nating ipakilala sa ating mga manonood ang mga livelihood programs na kasalukuyang pinatutupad sa Zamboanga City Jail? Well, marami tayong mga programa para sa ating mga PDL. Una, nakatuto kami sa agrikultura. Tuloy-tuloy yung aming container gardening. As of the moment, umabot na sa 240 kilos, wow, no? Yung mga na-harvest ng mga PDL at dagdag kita ito sa kanila. Kasama na rin dyan, of course, gumagawa sila ng mga bead bags, no? Napakaganda nito at yung iba, ine-export pa, no? Mayroon tayong mga service providers na bumibili at pumupunta sa pasilidad natin. Tinuruan natin silang manahe, kaya tumatanggap na rin ng mga patahe. Even yung mga repair ng mga sasakyan o motorsiklo, ginagawa na rin yan sa loob ng pasilidad. Meron tayong rabbit farming at ito nga, meron tayong cafe and bake shop sa loob mismo ng, wow, Zamboanga City Jail. And soon, magsisimula na rin kami dun sa aming coffee laboratory. Wow, ang ganda ng mga programa na meron kayo. No? Talagang makakatulong to sa kanila, lalo na siguro pag nakalabas na sila. No? Okay, pero paano po ba nagsimula ang mga livelihood programs na ito at ano ang layunin ng mga programang to para sa mga bilang? Well, bahagi ito ng welfare and development programs na pinatutupad ng BGMP sa Zamboanga City Jail. Mahalaga kasi na matutukan natin yung iba't ibang aspeto ng kanilang pangangailangan. Pero higit sa lahat, dapat maihanda natin sila sa kanilang reintegration, yung pagbabalik nila sa kanilang pamilya at komunidad. Dapat may sets of skills sila. Dapat kaya nilang mag-survive. Meron man lang silang pwedeng panimula, no? Na makaalaman, na pangkabuhayan, na pwede nilang pagkakitaan sa labas. Okay, ano po ba mga konkretong kasanayan ng mga tinuturo natin sa mga bilanggo sa ilalim ng mga livelihood programs na ito? Aside from yung mga na-mention niyo po kanina. Well, unang-una, dapat maliwanag muna kung ano yung direksyon natin, no? Doon kasi sa Zamboanga City Jail, maraming mga iba't ibang aktibidad na pwedeng maging parte ang mga PDL natin. So, nag-conduct tayo ng skills mapping. So, yung mga skills na pwedeng magamit nila, paglaya nila, no, at pwede sila mag-apply ng trabaho, yun ang training na binigay natin sa kanila. At since ngayon, nakafocus na tayo sa entrepreneurship among the PDL, no? So, doon natin sila dinala. In fact, last month, nag-launch tayo ng Zamboanga City Jail PDL Business Club. So, tinuruan natin sila paano maging magaling na negosyante, paano magsimula ng kanilang sariling negosyo. Of course, nariyan yung challenge sa stigma ng mga dating nakulong na. So, kung hindi nila kayang, nahirapan sila mag-apply sa trabaho, no? Pwede silang magsimula ng sarili nilang negosyo. Okay, maganda nga po na nagtuturo kayo na itong mga livelihood programs na ito. Pero bukod po sa mga livelihood programs, meron po bang mga proyekto o inisyatiba ang Zamboanga City Jail na naglalayong mapalakas pa ang pagbabagong buhay ng mga bilanggo? Yes, oo. Actually, part ng welfare and development programs na binibigay natin ngayon sa Zamboanga City Jail is yung effort natin to decongest sa facility. Alam nyo, napakalaking hamon po ng congestion, hindi lamang sa Zamboanga City Jail, maging sa ibang mga pasilidad sa buong bansa. In fact, ngayon pong araw na ito at kahapon, meron hong National Justice Zone Right Shop, no? Nag-usap-usap ho yung mga different state actors. Andyan ho yung korte, ang BGMP, yung mga prosecutors natin, ang Public Attorney's Office, paano namin mapagbubuti yung trabaho namin at paano matutulungan na mapabilis, no, yung pagpoproseso ng kaso ng mga PDL. Kasi dapat real-time yung pagbibigay natin ng ustisya and dapat responsive. No? Hindi natin nakakalimutan yung kanilang karapatan na i-consider natin na dapat the soonest time possible makalaya na yung mga kapatid nating nasa loob ng pita na dapat ay mapalaya talaga. Very evident na talagang nakakatulong ang mga programang meron kayo. Pero para sa inyo po, sir, paano po nakakatulong to sa pagkakaroon ng mas malinaw na direksyon para sa kanilang mga buhay? Well, sa welfare and development programs na binibigay kasi ng BGMP o sa Zamboanga City Jail, mahalaga kasi na magkaroon sila ng positibong perspektibo. Dapat maihanda natin sila, hindi lamang yung perspective nila, kundi yung mismo mga skill sets nila.
And of course, dapat yung confidence nila sa human being. Kaya nga sa loob, importante nare-recognize natin yung karapatan nila, yung dignidad nila bilang tao, kasi ito yung makatutulong, no? Para pag bumalik sila sa kanilang mga respective communities, handa sila at hindi sila mahihiya, no? Kasi parte talaga ng buhay ng tao, minsan madadapa ka, may mali kang desisyon, pero magandang maipakita nila kung paano sila bumangon. Alright, maraming salamat po at malaking tulong yan sa ating mga kapatid ng mga PDLs. We are very appreciative of this whole program, sir. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol dito sa livelihood programs at iba pang programa na isinasagawa ng Zamboanga City Jail. Jail Warden Superintendent Xavier Solda, muli maraming salamat po. Thank you.